Tumayo na po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan. At buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa, mapagdilaya namin tulad ni Maria ang iyong salita at magkamit ng iyong gantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot, lahat ng inuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay iniligay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita,
susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautusang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanduran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Nakaupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin ay tatlong santo
at santa na magkakapatid, si Santa Marta, San Lazaro, at Santa Maria ng Betania. Dati ho iniisip na si Maria Magdalena ang kapatid ho nila. Hindi ho. Magkaibang tao ho yun. Magkaibang tao po si Maria Magdalena at si Maria ng Betania. Si Maria ng Betania ang kapatid po ni Santa Marta at ni San Lazaro. Ang tatlong pong ito ay maganda nating tignan sa pagiging kaibigan ni Jesus. Sa katunayan nga ho yan po ang tawag sa kanila. Marta, Maria at Lazaro, mga kaibigan ni Jesus. At yan din po ang paanyaya sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na maging kaibigan ni Jesus. At ang isang kaibigan ay hindi lang nagsasalita, hindi lang nagbubukas ng loob sa kanyang kaibigan na si Jesus, pero ang isang kaibigan din ay marunong makinig sa kanyang kaibigan. Si Maria ho sa ating ebanghelyo ay nakikinig sa aral at turo ni Jesus. At imbitasyon din po sa atin, kasama ng ating pagkakaibigan kay Jesus, na tayo ay marunong makinig sa Kanya. Excited tayo umupo sa Kanyang paanan at makinig sa Kanyang aral at turo. Kaya di ba nung nagreklamo ho si Marta, at sabi niya, Panginoon, sabihan niyo naman yung kapatid ko, tulungan ako. Aligang hirap na ako dito. Anong sabi ni Jesus? Aligaga ka sa lahat ng bagay. Pero si Maria, pinili ang mas importante. At hindi aalisin sa kanya yon. Tayo din po bilang mga Kristiyano ho ngayon, abalang-abala tayo sa maraming bagay. Ang dami nating gusto, ang dami nating nais gawin. Pero magandang itanong bilang mga kaibigan ni Jesus, ano ba ang mas mahalaga? Ano ba ang mas importante? At sana bilang mga kaibigan ni Jesus, ang sasabihin natin sa Kanya, ang pakikinig sa iyong salita, Panginoon, yun po ang pinaka-importante. Ang lahat ng bagay, secondary na lang, palamuti na lang. Pero ang pinakamahalaga, ang pakikinig sa iyong salita. At mula sa pakikinig sa salita ng ating kaibigang si Jesus, ang kanyang salita din po ang umuhubog sa puso natin. Si Maria, Marta at Lazaro, naging kaibigan sila ni Jesus at sila din ay hinubog ng salita ni Jesus. Tayo din po sana bilang mga Kristiyano, hayaan din natin na ang salita ng ating kaibigan na si Jesus ang humubog sa ating puso tungo sa pagbabago ng ating sarili at buhay. Kaya magandang itanong, ano ba ang pinakamahalaga sa iyo? At sana maisagot natin ang iyong salita, mahal na pong Jesus Nazareno, yun ang pinakamahalaga sa akin. Dahil ako ay iyong kaibigan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa kapistahang ito ni Santa Maria, Santa Marta at San Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw at hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Ang ating itugon, tagapagbigay ng mga kakayahan at gagawin ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa.
ang mga naglilingkod sa simbahan naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga nanunungkulan sa bayan naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Tulad ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit ng mga bunga ng kanilang mga pagsisikap, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Diyos Ama sa langit, malugod na tinanggap ni na Marta, Maria at Lazaro ang iyong anak sa kanilang tahanan sa Betania. Maawain mong tanggapin ang aming mga panalangin at pagkalooban ng katugunan ang ayon sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang aming mapagpakumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal na mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ang mga banal na taong tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Amen.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit na mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihan ngayon pa man ay minagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.